So welcome back guys, no, dito sa Ibe Family Love TV nga. So ayan na ang nakaraang video natin is gumawa tayo ng training box. Ito na nga siya. So naputol na yung video natin yun hanggang sa part 1 lang siya. Yung wala kasi tayong nabili nun na tolda at saka mga hinges, yung mga ano nga bisagra. So pero bago ko ituloy sa topic na yun guys is isasali ko na rin dito yung nagsingsing tayo ng dalawang young birds. Yun nga yung young birds na galing kay Tagaytay Pigeon Channel, yung mga linyadang na ang tawag dito, yun yung mga lines ng Tagaytay Pigeon Channel na galing sa kanya, yung mga naging breeders natin, ginawa natin foundation birds. Sasali ko na rin dito bago tayo papunta sa topic natin na ito. So, makikita nyo yung pinaka-finished product niya guys, although medyo meron lang siyang hindi magandang pangyayari. So kung ano yan guys, abangan nyo. Is intro lang tayo saglit para kompleto naman yung ating vlog for today. So quick intro lang po guys. Guys, ito. Ito nga, sisingsingan na natin yung anak nila. Summer at Norway, ayan. So, ayun, medyo malalaki na sila. Ayan. So, ito yung dalawang ibon na to. So, galing nga to kay, so, bloodline to ni Idol Melvin Magsino, no? Ng Tagaytay Pigeon Channel. So, sisingsingan lang natin tong mga to. Ilang natin dito. Ayan. So sing-sing-singan lang natin itong mga to. So since wala tayong club ring, so gagawin natin, sing-singan lang natin naman siya ng comb ring tsaka yung ating personalized band. So syempre lalagyan natin sila ng personalized ring band. So ayan ang ating personalized ring band, tag-isa sila. Tsaka lagyan na rin natin ng white comb ring lang. Ayan. Para lang at least ito paano meron silang sing-sing. I-stack lang naman natin kasi sila, sila yung gagawin nating next foundation line sa Tagaytay Pigeon Channel na linyada. Ayan guys, sisingsingan lang natin sila. So ayan, okay na tong isa. So tingnan nyo, no, buong-buo naman yung ipot niya. Oh. So doon nahawakan ko nga. Pero condition naman sila. Again, personalized ring band. Yun. So, parehas ng may ring, personal ring, at saka comb ring yung ating dalawang Tagaytay line. Ayan. So, ayan. So, ito ang ating dalawang Tagaytay line. Oh my God! Wow! Atin ding ibon to. So, abangan natin anong kanilang ililipad. So, parehas naman silang blue bar kasi parehas blue bar yung mga magulang nila. So, balik na lang na natin sila guys. Yun. Ay, anak niya. Oh, matukain. So, dito kasi guys, nakikita niyo to, may goma ako dito. Ito yung ginagamit kong pinaka-spring nila. Para hindi na kailangan na hook na ng hook ng hook ng dito. Minsan kasi kakalimutan ng anak natin.
So, ayan nga guys, no? Nakita nyo yung pagsisingsing natin dun sa dalawang young birds na galing kay Tagaytay Pigeon Channel, no? So, hindi yung young birds yung galing kay Tagaytay Pigeon Channel, no? Yung dalawang ginamit natin na breeders, inbred natin. So, maraming salamat, no? Shout out ulit kay Idol Melvin Magsino, Tagaytay Pigeon Channel. Yan nga, pag-sportan po, no? Napakabait na tropa po yan. So, bago ko po ito ipakita sa inyo, is papakita ko lang po yung previous vlog natin, yung ang nakaraan, sabi nga. So, ayan nga po. So ayan, yun, hanggang doon po yung video natin na ganap dun sa unang vlog po natin about how to create natin na DIY pigeon training box. Ayan nga. So ito nga po, no, yung final product niya. So although hindi ko na po nakuhunan yung ano, yung pagtutuloy ng pagkakagawa niya ako, kasi wala nga tayong nagamit na cellphone, gamit na ng mga anak natin na sa online class yung cellphone nga na pang video natin. Pero ganun pa man guys, para at least makita nyo na yun nga yung sinasabi ko sa inyo, medyo aberya na medyo merong problema. Ayun nga, is hindi natin nakuhanan ng video yung habang ginagawa natin yung finished product niya. Pero anong tawag dito, ito is yung finished product na talagang full, natapos na siya. Ang kulang lang naman ito is yung pinaka handle. So wala pa ako kasi makita na maayos na handle na gusto ko, na babagay sa kanya. So wala namang issue dun sa handle, in-scroll lang naman yun, para madali lang naman yun. Pero at least yung kabuuang training box guys is heto na. So babaliktad po lang yung camera guys, no? So ayan na Sir Francis, yan. Tapos na yung training box ni Dangdang. Ayan. So thank you po ng marami sa tulong ninyo. Ayan, nagkaroon kami ng maayos na training box. So anuin ko na lang po siguro nyan to, varnish. Huli ko na naisip, varnish yung kahoy, tapos pintura tong mga grill na to. So handle na lang po yung lalagay ko nyan. So ito yung release door, ay yung ano, yung setup pag maglalagay ng ibon. Tapos ito po yung pinaka release door. Tapos folding din po siya. Ayan. O nag DIY na lang din ako ng locks. Wala kasi ako mabili ng patches o notches po ba yun, yung katulad sa nakikita ko sa ano, walang available na patches dito sa malapit na hardware. So meron din po siyang cover. Ayan. Para pag mainit o umuulan na nagbabasket. So ibubutas ko na lang po siguro yung slot dito ng handle. And then ito po, habang ginagawa ko po ito, may nagpagawa din po ito, may nagpapagawa din po. So medyo maliit lang po siyang konti doon. So dahil po sa inyo yan, ito nagkaroon na naman ng extra, ayan, extra pagkakakitaan. Maraming salamat boss. Ayan, and then syempre salamat din po sa full support ng family nyo, yung especially yung mga kids, and then kay Ma'am Desiree. Ayan, maraming salamat po, and God bless guys, keep safe always. Ayan, enjoy lang lagi. Ayan, so saya, tuwang-tuwa nga si Dangdang. So that's all, boss M lang malakas natin guys. Ayan, tapos na yung ating training box. So nagtataka kayo, no? Iba doon sa video na ginamit natin na kahoy. So ito siya, medyo rough yung ano niya. Yung sa video natin na una is ano siya, ibang kahoy, yung palutin na yata yung tawag doon. So ito kasi yun guys. Ayun, tadaan. Ayun niya, ito yung sa atin. Ngayon yung tropa natin, dahil nakita niya nga sa video natin na gumawa tayo ng training box. So ito, nagpagawa rin siya guys. So ito yung sa kanya niyan. Ayan. So ayan, natapos din natin siya kaagad. Although pares naman na same size, medyo iniklian ko lang kasi ng konti. Ayun. Siguro iniklian ko lang siya ng konti, 1 inches. So nilagyan ko na rin ng ganyan yung sa kanya, no. So kung paano ko naman ginawa itong sa atin is same lang naman, different siyang kahoy lang, kasi ito kasi yung unang nabili ko is halos sakto lang dito, sumobra lang ng konti yung ganitong klaseng kahoy natin. Kung yun ang gagamitin ko kasi is mabibitin siya. So ang ginawa ko, ang pangit naman ganito yung kahoy, tapos papattern natin sa ganitong kahoy, di po ba? Medyo depende na lang sana kung pipinturahan niya o ano. So ito, itong mga kahoy natin. So hindi ko binili na ganito size to guys, no. Ang kahoy na to is 2x2. O is ginamitan ko na ito guys. Ito kung nakikita nyo to, circular pantabas. Ayan, mas makakatipid kasi tayo kung may pantabas tayo. Kung bibili tayo ng 2x2 tapos tatabasin na lang natin, kasi bibili tayo kagad ng ganitong size na ko per piraso, ang mahal. So ganyan ang ginawa natin guys, no. Ayan, ito 1x2 siya. So ang ginawa ko dito, pero yun, may ginamit ako dun na 2x2 na short lang. Ito, meron tayo dito, pwede rin naman ito, 1x2 to, pwede rin siyang tabasan. Tapos, itong tolda natin, ayan, same lang din ng ano. So, matibay yung tolda natin kasi back to back, ganyan siya. Hindi yung katulad ng iba na yung tolda, yung ganito, tapos parang iba sa loob po. So, talagang pang-ulanan itong tolda natin.
Yan, pero siyempre hindi naman tayo pabaya, yung mga depende na lang sa gagamit. Kung alam niya na umuulan is hahayaan niyang mabasa-basa yung training box niya. So ayan guys, ito dalawa yung natin training box. Ito kung kanyang bukasan sa taas. So ayan. So DIY locks din yung ginawa natin. Wala nga tayong mabili na hinges na katulad ginagamit yung TikTok na hinges guys, yung umaatas lang. Nagtry kasi ako bumili nung yung catches na yung roller type, yung hindi siya babagay dito. Yung kung magnet type naman is hindi rin siya uubra. Tinry ko tawag dito. Pag nilagay ko siya dito sa pagitan nitong dalawa na to, dito tayo sa kabila. Pag nilagay ko siya dito sa pagitan nito is tumutukod siya. So hindi ko na lang nilagyan ng ganun. So yung may-ari naman nito, sinabihan ko siya kung may mabili daw siya doon, papalitan na lang niya yung TikTok. So in the meantime, ayan, nilagyan ko siya, DIY lang din na locks. Ayan, ganyan. Ayan. Para at least nang hindi biglang bumukas yung training box kapag nandyan yung mga ibon. So tinry ko naman, although ganyan ka din kasi yung sa amin, hindi naman siya nabubukas basta-basta. So kung nakikita nyo, nakatape, no? Kasi nga habang binubuo ko to, kailangan siyang itape. Yung iba naman kasi tinatalian. Ako tinape ko na lang para habang binubuo siya, kasi yung itong torda, para at least mahatak mo, mabanat. Mabanat mo siya ng husto na hindi gumagalaw-galaw yung pagkabuo ng training box natin. So yan lang ang tips ko sa inyo guys, na pag gumagawa kayo ng training box is habang nilalagay nyo to, is pwede nyong itape. Yan, para talagang hindi mawawala sa forma yung pagka-square niya. Ayan. Tapos ito ngayon sa atin is meron siyang cover sa top. So nabitin na kasi yung natin. Ito sana lalagyan ko rin ng cover sa top. So nabitin kasi yung 1 yard natin na tolda. So pati ito lang ang inabo niya sa pang dalawang training box. Ayan siya. So ang sukat naman nito ay ang capacity naman nito, idol, itong sa amin, dahil medyo lupa siya ng 1 inches. So talagang yung dito sa video na part na to na ipapakita ko sa inyo, kasi nga excited na excited yung ating anak. Pagkatapos nito ng isang araw, pinatry ko sa kanya kung pang ilang capacity itong nagawa natin. Ang nangyari, yung pagkatry niya, nasa bake, ayaw na niyang tanggalin ulit yung mga ibon. So diretso toss na daw. So makikita nyo rin sa video na to, diretso toss na yung anak natin. Ayun, dun sa basketball court lang naman, nasa bake siya kasi nagandahan naman siya sa training box natin. So ayun nga, ang naging capacity nito guys, makikita nyo rin sa video kung ilan yung nagkasya dyan. So ayan guys, ito sa amin, lalagyan ko rin pag kasi ang ganda niyang tingnan na ganito eh. Ayan, yung may ganyan siya. Ayan, ito sa amin pag lalagyan ko rin. Ayan siya guys. So ang nangyari na, good news, instead na isang training box lang yung meron tayo ngayon, dahil nga sa inisponsor sa atin ng isang ating tropa na kalapatids na ayaw man pa mention, pero na-mentionin ko na rin kasi talagang di ko mapigil na magpasalamat sa kanya, no? Hindi lang naman kami yung nasuportahan ng ating Boss M, meron ding iba. Talagang, tsaka di lang talaga si Boss M ang mga tumutulong, no? Sa mga tulad natin na medyo hindi kayang bumili ng training box sa ngayon, although tayo kahit na to parents na tayo, may sitwasyon kasi na kahit parents tayo, hindi natin kayang bilhin sa ngayon to, dahil nga ayan sa pandemya natin. So hindi stable yung trabaho natin. So maswerte tayo, may mga co-fanciers tayo, co-vloggers na tumutulong. Ayan, isa na nga yan dyan si Boss M, at hindi lang po siya, no? Marami po yung mga tumutulong na yan, hindi ko na po isa-isahin. Alam po natin yan, kung talagang active po kayo sa mga YouTube at saka pagsuporta ng mga kalapatids na kasama natin ng mga vlogger, is kilala nyo po kung sino-sino yung mga tumutulong na yan. So shout out po sa inyong lahat, no? Maraming salamat po sa inyo. Mabalik po ako dito, instead na sa in-sponsor po sa atin ng ating Boss M, instead na isang training box lang yung ating nagawa o nabili, kung pinambili lang natin yun, hindi tayo gumawa. Ayan, ang nangyari, dalawa yung nagawa nating training box. So at least eto mapupunta sa isa nating kalapatids diyan sa Taguig. Yan nga, kay Idol Ronald, ay kay Idol, tama, Ronald Magnaye. So shoutout sa iyo, no, Idol Ronald, at saka congrats pala sa dalawang ibon mo na napauwi at nagkaroon ng certificate at trophy. Yan, congrats sa iyo. Kahit newbie ka, first time mong kumarera, is yun, naka-achieve ka ng ganyang sa ibon mo. So masaya-masaya ako kasi alam ko isa ako sa pagtatanungan mo din na tips. Ayan, so masaya tayo kasi at least pa kahit pa paano kumandar yung ginawa natin. Ayan guys, no, ito. So kung makikita nyo pala, no, wala pa siyang flooring ito sa likod. Ay sa, oh nga, ito kasi likod, nilalikod ko. Ayun pa kasi yung guys, ayun. So madali lang naman yun kasi hindi ko naman siya itatacker directly dito. Lalagay ko siya dyan, yung nabubunot siya, para at least hindi siya mahirapan maglinis yung tropa natin. So bukas siguro gagawin ko rin yan. Pero nakita na rin ito nung may-ari. Ayan guys, so yan lang ang ating update sa ngayon. Ito, itutuloy ko sa video na para at least makita nyo naman guys yung pagtutos ng ating anak. So baliktad ko lang ulit yung camera guys, no. Ayan guys, so ito, pagpakita ko sa inyo yung nangyari kay Dangdang, no, nung pagkatapos na ito.
Ayan, ito na guys, huwag na natin patagalin. Excited! Tinesting na yung ating ginawang training box. So, kung ilan yung kakasya. So, as of now, two. Pang ilan na yan? Nine. So, luwag pala ng nagawa natin guys. Ano, komportable sila. Oh. Sakto lang pala yung height na nagawa natin. Ano yan? Ten. So, ten. Last one. Ayan, no? Di na makatiis yung ating budang-dang-dang-dang. So, tetestingin na daw niya. So, kahit doon lang dito, malapit lang naman yung park dito sa amin. So, tetestingin natin. So, magre-release daw siya doon. O, ilan lahat yan? 11. So, 11. So, sa 11, guys, so, nakikita ko may puwang bati pa dito. So, 12 siguro. So, pang 12 capacity to, guys. O, ayan. So, buhatin na natin. O, ayan. May cobra pog. Hindi mo kaya, no? Ayan, ha? Tutas daw siya. Basketball court. So, wala pa kasing handle yung ano natin. Excited lang yung anak natin. Ito, malapit lang yung park sa amin, guys. Ilan kasi lahat yan? 11. O, yan na yung mga warriors natin. So, yan no? First time makapag-toss ni Dangdang. Sino yan yung nahuhuli? Ay, si Jimbo. Ayan. Ayan, no? Yung mga ibon natin, ayan, no? Sarap ng lipad nila. So yung umihiwalay na yun si ano yun, si Jimbo. So lagi ngang ano yan, mabilis sa umuwi at saka pumasok. So pwede natin pang street race. Ayun, naglalaro sila sa ano. Ano masasabi mo sa training box mo? Maganda. Cute. So yan, maraming salamat po Tito Francis and mega mega love shoutout po sa inyo. And sa Isaiah's Love TV po yan, Tito Arian, maraming salamat din po sa inyo. And na po sila. Yeah, dahil po sa inyo, mayroon na po tayo training box. Ayan. So, tara na. So, ayan na, yung mga warriors natin. Yan. Liliparan pa. Nakaabang na sila. Ayan. So, doon na lang natin sila abangan. So, abangan. Abangan mo na lang sa taas. Hindi na natin dudugtong yung video, guys, sa abangan. Ay, ito yung pinakita nila. Hello! Diyan po sa awas. Ayan, so lalagyan natin ng handle yan para hindi mahirapan yung anak natin, yung pa yung mga warriors natin. Asa na? Ayan. Ayan yung mga warriors natin. Ayan yung mga warriors natin, nilipad pa. Ating naging update sa ngayon, no? So, yun nga, pasensya na sa mga nag-abang talaga kung paano matapos to. Kahit gusto ko talaga kasi siyang kunin, na kunan ng video is, wala, mas importante naman kasi yung pag-aaral ng ating anak na ginagamit yung cellphone natin. So, sabi ko, makikita din naman natin, o makikita din nyo naman, yung actual na finished product niya. Ayan siya, guys, ayan. So, yung size siya, diameter, yung length lang yung nabawas, 1 inches lang. Pero sa, hindi naman magkakaproblema yun sa capacity kasi, tinry din namin to. Nasa 12 capacity to 13 ang kaya niya. Pwede siyang 14, okay lang din naman siya, pero mas maganda yung huwag mo talagang isasagad yung kayang ilaman ng training box mo para at least naman di mahirapan yung mga ibon. So ayan guys, no, ayan nga ang pagtatapos ng ating video for today. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta, and again sa salamat sa buong suporta ng Team Pinay. So ayan nga, sa Pinay Australia TV, sa mga lahat ng hahabol ng WH ninyo guys. Alam ninyo kung sino-sino kayong mga vlogger. Alam nyo kung ano yung WH na sinasabi ko.
magtambay lang po kayo araw-araw doon kay Madam Pinay, kahit na may, kahit na busy kayo, basta naka-video lang kayo doon, is naka-play kayo kay Pinay. Tatanungin naman kayo kung present kayo o gusto niyo magpa-play. Yun lang naman po, suportahan natin si Madam Pinay, at ganun din naman po malaki ang maitutulong niya sa atin, kasi yun nga, dahil sa W8 niya. So Monday to Saturday nga po yan, 9 AM Pinas time. Ayan po, Sunday lang po ang wala niyang LS. So maraming salamat Madam Pinay. Shout out nga pala no sa lahat ng talagang tumulong, sumuporta dito sa aming channel, dito sa aming YouTube channel, sa IB Family Lock TV. Unahin ko ng shout out no si Madam Ryu Haramichi no, yung best friend na natin na nasa Japan nga. So siya yung kauna-unahan na hindi bumitaw talaga simula ng channel namin, na nalaman niya na may channel kami. Kahit nagtanda palo-palo na yan, is talagang piniplay all niya lahat ng videos namin every day, every night, 24 hours halos sasabog ng kanyang laptop no. Maraming salamat sa iyo Ryu Haramichi no. So na-achieve na nga natin yung ating monetization, tapos na yung paghihirap na kababantay nga ng play all mo dyan. So maraming salamat. Siyempre ganun din kay Madam Pinay, kasi talagang laking naiambag niya sa WS natin. At siyempre kayo guys na walang sawang sumusuporta sa amin sa IB Family Love TV, pati sa mga silent viewers, maraming salamat sa inyo guys. Ganun din sa team Salvavida no, sa team natin Madam Arian no, maraming salamat. At sa lahat po ng mga tropa natin na kalapatid dyan, sa pati mga tropa natin talaga ng mga dabarkads dyan, ng mga ano, solid na tropa natin, Barera, yan na, Kusineri, basta lahat na. Kay Pops din no, na napakalaking probinsya, pero solid din ang pagsuporta sa atin. Hindi ko na maisa-isa guys no, basta maglalaan ako ng isang vlogs natin na ang content niya is puro shoutout at promote. Wala akong ibang isisingit doon, at hanggat maaari guys, lahat ng gustong magpa-shoutout, lahat ng gustong magpa-promote, is i-comment nyo lahat dito. Dito ko lahat kukunin po, lahat ng gustong magpa-shoutout. So, huwag pong mahihiya. Si Daddy bilang makapalang hiya, no? Joke lang yan. Basta lahat po, ilalaan ko po yun sa inyo one day na talagang hindi ako mabisi, talagang is puro shoutout promote po. Bilang pasasalamat ko po sa inyo, maraming salamat po sa pagsuporta siyempre sa amin, lalo sa dalawang kidos ko na si Tenten at saka si Dangdang nga. Maraming salamat din kay Madam Mapang Ate Girl yan no. Isa rin talagang solid na live streamer na sumusuporta sa amin. Basta sa lahat ng live streamer Buyuy, lahat ng live streamer na pinupuntahan namin yan, maraming salamat po sa inyong lahat. And then keep safe po, God bless. Ayan, mag-iingat tayong lahat. Ito nga January, ang bilis ng araw no. Halos makakalahati na natin yung January natin. Susunod yan, Paskot, bagong taon na naman. So huwag kayong kukurap, mabilis lang panahon. Marami tayong surprise guys. Ngayon pa na monetize na yung ating channel. Siyempre kahit papano is makakapag, hindi lang ibon ang maishishare natin. Hindi ako mangangako guys, pero gagawin ko yung magagawa ko, na hindi lang basta ibon yung pamahagi natin po sa inyo. Mahirap lang mangako, pero asahan po ninyo na hindi lang dito nagtatapos na puro ibon lang yung ating isi-share. So pasensya na po sa mga hindi naabutan ng ibon no, kasi talagang sinadya ko na rin minsan talagang hindi ibinablog, kasi meron man naman talaga na makukulit, hindi makaintindi guys. Sorry, tamaan yung gustong ay yung dapat na tamaan. Maghintay lang po kayo, huwag niyo pong kukulitin yung mga vlogger natin, yung mga ang tawag dito, yung mga tropa natin, kasi hindi naman po talaga kayang bigyan lahat. Tanggapin po natin yung totoo. Kung sino lang po yung nakikita, halimbawa tulad ko, yung nakikita po namin na talagang deserving na bigyan, yung hindi mapapabayaan po yung ibon, at saka syempre yung mabilis lang din maipaabot yung ibon, is siya po yung nauunang pinapriority po namin na binibigyan ng ibon, pati yung mga talagang walang pambili, especially po mga bata na newbie gustong magsimula. So yun po ang ating ano ngayon no. Pero sana po, hindi lang naman po kami, marami po tayong tropang kalapatids na namamahagi ng mga ibon. So hindi naman po sinasabing na napakaganda ng mga ibon namin. So huwag po kayong magkandarapan na magkaibon galing sa amin, kasi ito po sinasabi ko na po sa inyo, lahat ng ibon dito sa IB Family Love TV, dito mismo sa loft namin, is wala pang napapatunayan, kasi hindi pa kami sumabak sa karera guys. Kaya pinapaalam ko po sa inyo, ito galing na po mismo sa aking bibig, wala pa pong napatunayan itong mga ibon. So wala akong may pagmamayabang po sa mga ibon namin, especially mga ibon ng anak ko lang po ito, mga hobby niya to, mga mahal niya to, itinuturing niyang mga anak o mga kapatid itong mga ibon niya. So ganyan na mahalaga sa kanya yung ibon. So medyo ayan nga, maraming nakakapansin talaga sa pag-aalaga ng anak ko. Sa mga kabataan dyan, ang mga Fijon vlogger din, vlogger nga, ayan, nabubulol na naman tayo, mga batang newbie na fancier. So ipakita nyo lang po sa mga videos ninyo, o kaya hindi mo kayo nagbablog, sa mga post ninyo, na talagang dedicated kayo at mahal nyo yung ginagawa nyong pag-aalaga ng ibon, may makakakita po na magtutulong sa inyo. So wag po kayong mangungulit, pasensya na, kasi kung minsan ganyan kayong iniiwasan po ng mga iba nating
tropa dahil po sa nakukulitan sila kung minsan hindi sila makapag-focus, hindi sila, instead na maawa po sila sa inyo, ay ang nangyayari is naiinis po sila. Yung ganyan po na ano, iwasan po natin. Pasensya na po, no? Real talk lang po tayo. Wala po sanang sasama ng loob dito sa akin kay Daddy B. Nagsasabi lang po tayo ng totoo. Kasi talagang pinipilit po namin, lalong-lalo na yan si Idol po nung Ministro Love TV, no? Na talagang napakaraming pinamumudmud na kalapati. Hindi lang si Idol po nung Ministro. Talagang marami, guys. Hindi na natin maisa-isa. So, darating ang para sa inyo. Basta wag po kayong hihinto sa pagsuporta sa mga iniidolo nyo. Wag po kayong titigil na mag-share nga. Mapapansin po kayo at maabutan kayo. So, again, maraming salamat. Humaba na naman ang ating topic. Ingat kayong lahat, guys. And then, babu!